Proceed naman tayo ngayon kung paano natin i-apply yung chord chart dito sa gitara natin. So let's see. I-apply naman natin ngayon. Okay? So kung mapapansin mo dito sa chord chart na ito, no, yung unang daliri, ito siya, nakalagay siya sa anong string. Tingnan mo natin kung anong string. Okay? So dito ang 6. Okay? Baba tayo. 5, 4. Ibig sabihin, nasa 4th string ang adaliring ito. Yung first finger natin. At anong fret naman kaya? Okay? Kung ito, first bar na ito, first fret, second fret, pangalawang hati siya ng gitara mo. Pangalawang fret. Okay. Nasaan ang second fret ng ating gitara? Ito siya. At nasaan yung fourth or yung first, yung fourth string ng gitara natin? So, ito siya. Okay. Ibig sabihin, ito yung pang-apat na string, second fret, dito natin po-position yung dalira natin. Okay. Make sure na yung dalira natin appointed siya. Hindi siya nakaganyan at hindi rin siya naka-flat na ganyan. Okay. So make sure na ito lang dalira. Okay. Ulitin ko, papakita ko mabuti. Didiin ko siya para mapakita ko kung nasaan yung position ng dalira ko. Nagmarka yung string na yan. Okay. So, mapapansin mo, nandiyan ko yung string, andito siya sa ibabaw ng daliri ko at wala siya sa... Okay. So, balik tayo. Balik tayo. So, ididiin ko, andito na yung ating unang daliri. Pointed siya. At yung position ng daliri ko sa likod, sa thumb, ay nakaganyan. So, almost nakagrip lang siya. Nakaikot siya. Okay. Hindi siya nakaganito, nakaganito. Una, sasanayin natin itong dalira. Kung di man umabot, kung hanggang dyan lang, okay lang yan. Basta ang mahalaga, nakaikot o naka-grip or ang hawak sa dali, sa neck ng gitara. So, sa case ng chords na ito, dapat ganun ang position. Hindi siya nakaganito. Though yung ibang gitarista ginagawa talaga ganito, pero I encourage na ganito muna ang posisyon, daliri ang gagawin natin. Bakit nga ba ganitong posisyon? It's because para mas ma-encourage ng daliri mong ito na pointed siya. Kasi pag ginanyan niya mo, apektado na rin mismo minsan yung grip mo, mahina. At least mas magiging malakas ang pagdiin mo sa string kung ito. So, tapos na natin yung first string, nandito na siya. Yung unang daliri, second fret, and fourth string. Again, second fret and fourth string, number one finger. Next, finger number two, nasa ilalim siya ni finger number one. Okay, nasa parehong fret sila, pero ibang string siya. Anong string siya? Number three. Six, five, four, three. Okay, second fret, dalire, number two. Okay, nasa ilalim lang siya. So, magkatapat siya. Again, pointed pa rin po ang posisyon ng ating daliri. Okay, tingnan nyo mabuti. Papakita ko ulit sa video na ito kung nasaan yung posisyon ng daliri ko. Okay, so yung marka ng daliri ko, okay. So yung marka ng daliri ko, ayun siya, makikita nyo, nasa dulo. Sa unang daliri ko, ayun yung nagmarka. Nagmarka dito yung, ayan. Ibig sabihin, kung parehas tayo ng pwesto ng marka sa daliri, kasi tama ang pagkakatiin mo sa string. So, nailagay natin dito ngayon, may pwesto na natin yung unang daliri at saka yung pangalawang daliri natin. Proceed tayo sa pinaka pangatlong daliri. Ito siya, ring finger. Yan. Okay? Saan naman siya? Nasa ilalim ni number 2. Parehas sila, parehas itong tatlong ito na nasa second fret, pero magkakaiba ng string. Nasa anong string naman siya? 6, 5, 4, 3, 2. Nasa second string. Okay, so pupwesto ko ito, nakalagay. Okay, make sure pa rin na ang pagkakahawak natin ay nakapointed yung daliri natin.
So now, tapos na tayo dun sa pagpo-position ng daliri natin sa gitara. Okay. Observe lang muna natin yung kung paano ang pagkakahawak ko sa gitara after kong mailagay yung mga daliri ko gamit ang chords na A. Okay, tingnan natin mabuti. Mapapansin nyo, ayan. Ganyan ko siya hinawakan. Okay. Hindi kaso kung medyo bitin yung daliri, depende kasi sa gaya ng binanggit ko, depende yan sa gitara mo, kung gano'ng kalaki yung gitara mo. Pero sa case ng daliri ko, ito siya. Okay. Ganyan ang pwesto ng daliri ko. Okay. So, babalikan natin hanggang saan lang dito sa string, sa chords na ito, yung tutugtugin. Ibig sabihin, naka-X, dead string, hindi kasama si 6. Okay. So, tingnan natin ngayon. So, mapapansin natin dito, okay, yung daliri ko. Hindi ko tutugtugin itong, hindi ko tutugtugin ito, hindi kasama ito. Because, pag tinugtog ko ang chords na A, mula dito, sa string na ito, papunta dito sa baba. Okay. So, titingnan natin mabuti. Kung hindi tumunog yan, tapos ganyan ang tunog niya, bihin ko lang kasi diin. Check mo mabuti. No. Baka kailangan natin diinan na mabuti yung strings natin. Okay? So, kailangan diinan mo mabuti. Then, check mo ulit. Isa-isahin natin yung string. Mula sa fifth string, pababa. Pag napatunog mo yan, pare-parehas, katulad ng pagkakatugtog ko, ibig sabihin, successful ang pagkaka-position mo ng daliri mo sa chords na A. Dako naman tayo sa susunod na chords na aralin natin. Okay? This time, ang aralin natin, susunod na chords is chords na letter D. Okay. So, sa case na ito, okay, dalawa yung naka-X. Ibig sabihin, yung 6th string saka yung 5th string ay hindi mo dapat tutugtugin. Ibig sabihin, mula dito sa 4th string hanggang sa 1st string lang ang tutugtugin. Okay, let's do it now. So, first finger, nasa ang nakaposisyon? Sa second fret. And then, anong string? Third string. So, position natin. Katulad ng ginawa natin, nakabilog pa rin or nakapointed pa rin ang daliri sa pagkakapress ng string. Okay. Next one. Okay. Saan nakalagay si pangalawang daliri natin? Middle finger. First string, second fret. Okay. Second fret siya. So, ito siya. Okay. So, nakaganyan na siya. Hindi siya nakadiin sa second string, kundi sa first string. Okay? And then lastly, si third string. Dito, iba siya. Ibang pwesto niya. Nasa third fret. At saang string siya? Nasa third or nasa second string. So, ito siya. So, tingnan mo mabuti kung parehas tayo ng itsura ng daliri sa chords na D. Okay, check natin ngayon, no, kung tutunog ba yung tunog ng string natin. Gaya na nabanggit sa chords na D, hindi kasama itong 6th string saka itong 5th string. Dead string siya. Mula dito lang sa 4th string pababa. Okay, isisin natin ulit. 10th string natin. Okay. So, ang pinakalas na aaralin natin, o yung pangatlong chords na aaralin natin ngayon, ay yung chords na letter G. Okay. Yung iba na chord chart, minsan wala ito. Hindi sinasama. Itong number 3 na ito, minsan nandito siya. Okay. Pero sa case na ito, mas pinili ko itong ganitong itsura ng chord chart kasi mas maganda. Okay. Medyo pansinin natin, medyo hindi dapat siya nasa linya. Okay, i-correct lang natin ito. Dapat itong ay mismo nakalagay dito. Okay, position lang natin mabuti. No? Move lang natin ng konti. Okay, so, huwag niyo nang pansalin na katapat siya sa linya. Okay,
Mapapansin natin dito medyo ang problema ng chord chart na ito ay medyo tumapat kasi siya sa linya, sa fret. Okay, sa linya ng fret. Pero sa case na ito, tingnan natin na itong mga to ay adjust na lang natin sa gitna mismo. Dito sa gitna. Katulad yan, sa gitna nito, sa gitna ito, sa gitna ito. Okay, so let's move on. Saan na nakalagay yung first fingers mo? Or first finger? Okay, so mapapansin mo, nasa fifth string siya. Nasa ikalimang string, second fret. So, dito mo siya ilalagay. Pangalawang daliri, saan nakalagay? Dito sa third fret. Okay, move lang natin dito sa gitna dito. Kasi nakalagay siya dun sa bakal. Okay, third fret. So, ito siya, third fret. Next thing ay itong pangatlong daliri, second string, third fret pa rin. Okay, so third fret pa rin siya. And then lastly, ito, pang-apat na daliri, ito siya, ay nakalagay sa first string, anong fret? Third fret. Yan. So tingnan natin kung para saan itsura ng pagkakaposisyon ng daliri. Okay. So kung tama, kung parehas yan, sabihin successful ang nagawa mo. Okay, bago natin tugtugin ang chords na ito, check muna natin. Lahat ba ng string ay tutugtugin mo? Of course, tutugtugin mo siya kasi lahat ay nakadiin at ito, nakalagay dito, zero. Hindi mo pwedeng lampasan, matutugtog mo pa rin siya. Walang nakadiin pero nakalagay dito, 0. Ibig sabihin, open string, tutunog pa rin dapat yan. Let's check now kung tutunog ba talaga ang chords na ito. Okay. So, isa-isahin natin ang bawat string kung tutunog. Mapapansin niyo dito sa daliri ko kung paano ko ginawa yung chords na G. Okay? Yan yung daliri ko. Paikot. Okay? So, sabihin, review lang natin yung mga chords na pinutog natin yung una. This is the chords. Chord A. Next, chord na D. And lastly, chord na G. Gawin ito ng dahan-dahan, unti-unti, hanggang sa ma-master mo at hindi ka na dapat tumimpa sa chord chart. Ulit-ulitin mo lang gawin ang mga chords na yun, tatlong yan, hanggang sa makabisa mo.